Magandang araw mga master. So today, unboxing tayo ng aking light jigging setup. So yung reel ay galing sa Tackle Direct, which is, ang Tackle Direct is based from New Jersey. Mayroon bumiyahe ngayon because of COVID. So usually doon din ako mag-order ng mga tackle supply ko. Saka nakakabili din ako ng mga naka-sale doon. Kapag may clearance sila, bumibiyahe ako ng New Jersey, which is 2 hours from New York, yung kanilang shop. Pero kung hindi naman sale, or you know, tulad nito, hindi naman nagsisale ang Shimano, so pinapaship ko na lang. So this is the Trunks 300HG. Ipapalit ko dun sa nalaglag kong Daiwa Lexa 300cc. So pinili ko tong Trunks 300AHG or high gear, kasi nga ang prefer ko sa jigging is high speed, and dahil ito high speed na, so wala na akong papalitan. Although medyo may kamahalan, almost $300, but as you can see, wala na akong gagawin dito. Diretso na siya kasi high. Una 7.6 is to 1, I believe. Ang retrieve nito ay, oy, hindi na kalagay. Ayun, 40 inches per crank. Alam niyo, napansin ko dito, it's almost kasing laki din ng ano, ng 400. Mukhang ang pinagkaiba lang is narrower spool. Pero size-wise is kasing laki rin ng 400. So narrower spool lang siya. So unlike doon sa ano ko, sa Daiwa Lexus 300cc, ito po hindi nag-accidentally nag-engage sa clutch. So medyo may katigasan siya, oh. So nangyari doon sa Lexa ko, dahil sakit yun nung unang old model ng Lexa. So minsan yung clutch release, o itong thumb bar, hindi siya nagre-release fully. Ngayon, ang nangyari, pag cast ko, nag-engage siya, nag-lock ang spool, merong 2 ounce na jig head, nabatak yung rod sa kamay ko, naka-gloves ako, so hindi ko hawak masyado yung rod na bitawan ko. So sayang, pero napakinabangan ko naman. Alright, so this is the Trunks, Shimano Trunks 300AHG. Okay, 7.6 is to 1, which is about 40 inches per crank ang line to retrieve. Let's see. And then so pwede siya, so braid, so rated siya for 40 pounds, 195 yards, so yards ang ginagamit dito sa US, 50, 190, and 65, 125 yards. Although ilalagay ko lang naman dito is 20, so I think mapapagkasya ko is about mga 330 yards na 20 pounds. Okay? Kasama niya, ito is yung para sa spool to, spool control. So pag binuksan niyo yan, so para pag kinakas niyo, so ayun yung magnet yan, so bali para hindi mag bird's nest or hindi magbuhol dito pag kinas nyo, so itong magnet na to parang resistance sa spool para hindi magbuhol. Okay, and then may kasama din siyang oil. Okay, and of course manual, importante yan. Although ako hindi ko naman ginagamit itong manual na to, kasi ginagawa ko, pumupunta ako online, dinadownload ko sa computer ko. Kasi pag nag-service ako ng reel, sa ano naman ako nakatingin, sa computer. So hindi ko na ginagamit itong
to manual, but it's nice to have, yeah, of course, yeah, quick reference, right? Okay. So, ito nga pala, bago ko makalimutan, kaya sulit na rin yung $279, I believe, dollars. Sulit na rin kasi power handle na siya. Although medyo maigse, pero that's enough. Okay na siya. Alright. Alright. Then next. Next naman, ah, ito. Ito naman, galing sa Chaos Fishing. So, itong fishing tackle na to ay galing pang Florida, itong Chaos Fishing. So, may pinoso kong seminar about slow pitch jigging. Shinare ko yung kanilang video about slow pitch jigging seminar. Yung Florida Sports Fishing. Base yan sa ano? Dun, based yan sa Pampano, Florida, which is ang isa sa sponsor nila is yung Chaos Fishing. Okay. So, nakalagay sa tube. Okay. So, ito naman yung rod na ipapartner ko sa kanila, sa kanya. Again, in-order ko rin online kasi itong specs ng rod na to, wala na akong makuha. Parang malapit. Hindi ko alam kung obsolete na o just sadyang out of stock lang. So, doon ko pa nahanap. So, binili ko to sa eBay. Yung seller is yung Chaos Fishing. I believe tong Tackle Direct based in New Jersey at tong Chaos Fishing, may international shipping sila. So, kung wala kayong makuha ng stock sa Pilipinas, pwede nyo orderin sa kanila directly. But, suggestion, mas maganda kumuha kayo nung ano, kung kukuha kayo ng mga gamit niya, yung may distributor sa Philippines para may customer service sila. Kasi syempre kung may defect, mahirapan kayo magbalik, di ba? Okay. Hindi ko lang alam kung meron itong gantong itong jigging rod na ito sa Pilipinas. Pero ito ay mga older model na to. So, so this is so ang aking rod for yung aking light jigging setup. So ito po ay ang Shimano Trivala. Ano na kung kita nyo? Shimano Trivala S. Okay? Ito yung nipis lang niya. And then rating. This is a 6 foot 3 inches length. Power Pro rated 30 to 40 pounds line. And then jig weight 90 grams. Alam niyo, 90 grams, but gagamitan ko ito ng 120, max 150. Kaya naman eh. Kaya naman. Hindi naman kung umover ka, mababali mo yung rod. Ang nangyayari lang, kasi 90 grams rated siya para doon sa play. Sa play ng rod. Kasi, di ba, yung sa slow pitch jigging or sa jigging, yung rod mo dapat rated siya doon sa certain weight ng lure para doon pumitek or para magplay yung rod properly. Okay, kung tama yung weight properly, magpe-play yung rod mo. But kung sa tingin nyo mababaliin yan, hindi. Hindi niya kayang baliin. Sumabit nga ako eh. Medium light yung light rated yung rod, sumabit. Hinihigit ko, hindi ko mabali. So importante lang dyan, huwag nyong itutukod sa yung gitna ng rod, or kapag nag-aangat kayo ng isda, yung hahawakan nyo sa dulo dito, sa banda dito, tapos iaangat nyo, itatayo nyo yung rod, yun yung kalaban ng rod, yun ang nakakabali. So kung nakikita nyo kapag naglalanda ko ng isda, although hinahawakan ko sa dulo, igagrab ko kagad yung leader line, tapos yung rod ko hindi ko itinatayo, nakahiga. So hangga't nakahiga yan, hindi naman siya mababali. Okay?
Alright, and then lastly, eto naman po yung ating line. Okay. Okay, ito po ay ang Power Pro Depth Hunter. So, four-colored marker siya. So, every color, 25 feet. Okay? 25 feet per color siya. And then, every 5 feet, may marker siya na white. So, yun yung marker mo. Every 5 feet, mayroon siyang white marker. But, yung pinaka one color niya is 25 feet total. So, this is a 333 yards, so 1,000 feet, or I think this is also equivalent to 300 meters. Then 20 pound test, I don't know kung anong PE rating niya, 1.5 yata PE rating. So wala nakalagay dito anong PE rating. So ito ginagamit ko. So susunod kong gagawin naman is papakita ko sa inyo kung paano ko i-spool. So again, so, ang pinagkaiba lang pala ng Shimano Trunks 400 versus Shimano Trunks 300 is the narrower spool. Narrow spool lang siya, but pretty much size-wise, I thought it's gonna be smaller now. It's about the same. This is just narrower. Okay?